Yan, welcome back po sa ating YouTube channel. Thank you sa ating mga subscribers. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pindutin nyo lamang po ang subscribe button dito sa baba at ang bell icon para manonotify kayo kung may bago tayong video. So ayun, schedule namin ng shifting mamaya, mga 1300. So today is January 23, 2021. Magsi-shifting tayo mamaya, ipapakita ko sa inyo. Sana makakuha tayo ng mga clips, ng mga video para ma-share ko sa inyo kung paano ginagawa. So lilipat kami from Bird, aalis kami dito kung saan kami naka-longside. Then may didikit mag-alongside na panibagong barko dito sa aalisan namin. Kapag nakadikit na sila, naka-longside na sila, magdo-double banking kami. Yeah, meaning, nakadikit sila sa berth, sa jetty. Then, kapag nakamoored na sila, kami naman ang didikit sa kanila. So, yun po ang double banking na tinatawag. So, sana makakuha tayo ng mga clips. So ayan mga sir, kung nakikita nyo, pilot on board na tayo at nakapagpalitan na rin sila ng information. Si Kapitan, nagbigay na siya ng information about sa barko natin at ang pilot naman nagbigay na rin ng mga information about sa locality sa lugar na yun. So nandito kami sa China at sa dry dock na kami. Naghihintay kami ng schedule namin para malipat yung barko namin sa dry dock. Pero sa ngayon, magka-cast off kami. Sabi ko nga kanina dun sa intro, alis kami dito sa berth. Tapos may didikit na isang barko. Tapos kapag naka-alongside na siya, nakadikit na siya, babalik kami dito at didikit naman kami sa kanya. So double banking, yun po ang tinatawag na double banking. So yan, nakikita niyo sa baba, nag-unmooring na. Nagsimula na yung unmooring. Kailangan lahat ng activity ay susulat natin o nakasulat sa ating bellbook. So tatandaan nyo yan sa mga aspiring deck officer. Kailangan susulat nyo lahat ng activity na ginagawa. So kagaya nyan, nag-commence na yung mooring. Ilalagay nyo commence unmooring. So yung pilot, nag-onboard na rin. Kailangan nakasulat yan. Kailangan pilot onboard nakasulat sa inyong bellbook. At sa yan, kung nakikita nyo, binibira na ng tugboat ang ating barko. Meron tayong tag sa forward, meron din sa upstation. So dalawang tag, tapos may isa pang nag-assist. So bali tatlo yung ating tugboat na ginagamit dito sa shifting na ito. Pupunta tayo sa anchorage, then babalik tayo dito kapag naka-alongside na yung isang bagong barko. So dito po wala tayong ginagamit na main engine, walang makina, wala ding steering. So naka-disable po yung makina natin, disable din ang steering. Kaya by tugboat lamang po yung ating maneuvering dito. Yung pilot ang nagbibigay ng command sa tugboat at nagpapalitan naman sila ni Kapitan ng mga information para maging safe ang pag-shifting ng barko. So ayun po, time lapse na yung ating nakuhanan dito. Gusto ko lamang kung ma-share sa inyo kung ano yung mga ginagawa namin mga seaman para doon sa mga wala pang experience. Makita ninyo ng actual ang mga ginagawa dito sa barko. So yan, sa bandang midship, kung nakikita nyo, may isa pang tag na nag-a-assist sa dalawang tugboat natin. So bali tatlo yung ating tugboat. So yan, malapit na tayo sa anchorage, sa anchorage. Kung nakikita nyo yung mga barko na yan, naka-anchorage yan, at yung iba dyan ay naghihintay din ang schedule sa dry dock. So yung dry dock po, ang ginagawa yan every 5 years. So depende yan sa mga company.
Yung iba wala pang 5 years nagda-dry dock na. So yan. Kagaya na sinabi ko, yung BTM, pilot on board, tag made pass, commence and mooring, last line, kailangan nakasulat yan sa bell book lahat. At mahalaga yan sa ating inspection. Kung meron tayong inspection, halimbawa wedding inspection or sa mga port state inspection, tinitingnan yan. Kaya kailangan maayos yung pagsulat nyo sa inyong mga bell book. Walang hindi madumi yung inyong bell book at malinaw yung mababasa ng inspector ang inyong mga sulat. So yan, i-zoom natin itong mga kasama natin, yung mga AB. Nagmumuring sila. Ito yung unmuring na ginawa nila. Kailangan na i-alalayan nyo yung mga lubid habang binibira dito sa winch para maayos yung pagkakarulyo ng lubid, maayos na maibalik para kapag ginamit natin ulit ay hindi magkagulo-gulo yung ating mga mooring lines. So dito sa amin na ginagamit namin is mooring rope. Meron pong mga barko na mooring wires yung ginagamit, yung mga kable. So yan, hindi na natin nakuhanan yung pag-along side. Nandito na tayo, halos nakadikit na yung barko. Tinutulak na ng tag. At yan, nandyan pa rin yung ating pilot kasama ni Kapitan. Yung pilot nagbibigay ng instruction kay Kapitan. Si Kapitan naman ang nag-re-relay dun sa mga crew natin sa forward at sa up station. So dalawa yan, forward na station at saka up station. Sa forward na naka-station doon is si chief mate at ang nasa up station natin ngayon is si third mate. So ako yung naka-duty dito sa bridge, ako yung nag-a-assist naman kay kapitan at sa pilot. So lahat ng hinihingi ng pilot, lahat ng kailangan ni kapitan, kailangan ma-provide natin o maibigay natin. So dito naman, sa pagkakataon dito, walang ang main engine, walang steering. So, salamat kay Kapitan. Binigyan niya ako ng pagkakataon na makakuha ng mga clips, ng mga videos para dito sa ating vlog na ito. So, shoutout kay Captain Reggie. Salamat at pinayagan mo ako na makakuha ng mga video dito. So, ayan. At sana ma-share niyo din sa iba itong ating mga video para naman lalo na doon sa mga wala pang experience, para magkaroon sila ng idea kung ano yung mga ginagawa, mga trabaho on board. So marami pa tayong mga video na gagawin, kaya abang-abang lamang po kayo sa ating mga upload. So ayan, nakaharap sila sa ating bandang pupa o doon sa up station. Yan, yung nakikita nyo na bridge na yan, bridge ng kabilang barko yan, yung dinikita natin, ka-double banking natin. Yan, bagong barko po yan. Wala pang crew, wala pa silang mga tao dyan at inaayos pa yung barko para ma-release sa dry dock. Kapag kumpleto na yan at may mga crew na, doon na magsusimula ang kanilang voyage, ang unang voyage nila. So ayan, at tinatapos natin yung mooring dito, mooring operation. Napakalaga ng mooring, kailangan mag-iingat kayo kapag nagmumuring kayo dyan. Kailangan naka proper PPE, naka safety shoes, naka coverall, naka helmet, at meron kayong safety goggles kung kinakailangan. At yun namang nag-ooperate sa mga winch operator, kailangan titingnan nyo palagi yung nagkukumand, yung official nyo, yung officer nyo sa inyong station. Titingnan nyo, kailangan palaging nakikita nyo yung kanyang signal or yung hand signal niya, kung ano yung ibinibigay niya command, para safe lahat. At titingnan nyo rin yung mga AB, yung mga OS, or kung may kadete, kung kasama si kadete, titingnan nyo rin yan, lalo na yung mga walang experience pa, yung mga bagong sampa ng barko. Kailangan magaling kayo mag-observe para safe ang ating operation. We'll be right back.
shoutout ulit kay Captain Reggie. At abangan nyo yan, gagawa siya ng kanyang YouTube channel at magbibigay rin siya. Magsishare siya ng kanyang mga trabaho o yung mga ginagawa niya sa barko para magkaroon din tayo ng idea about sa trabaho ng isang kapitan. So, bata pa po yan. 37 years old pa lamang yan si Captain Reggie. So ayan, ito yung mga malalaking crane dito sa dry dock. At makikita natin yan sa mga susunod na video natin kapag na-edit na natin, natapos na natin yung ating mga ine-edit na video, i-upload natin. So medyo madidelay yung upload natin kasi nga po mahina yung signal namin on board, mahina yung internet namin sa barko. So sana supportahan nyo itong ating channel, patuloy nyo supportahan at i-share nyo yung ating mga videos para dumami pa yung ating mga viewers, mga subscribers. So nasa 10,000 subscriber na po tayo at maraming salamat sa inyo, lalo na doon sa mga palaging nanonood ng ating video.